Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show. Wonderful music. Indeed, the Lord loves and make His grace available to all of us. Pero paano natin ipapaalam sa ibang tao ang tungkol dito? We should show them. Tama po yan, Ate Michelle. Madalas, nakakalimutan natin what God did mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. He showed us what grace and love truly meant para masave tayo from our sins. Oo nga kaya, TJ. And we are here to follow the example of Jesus by sharing the grace that we receive. I agree, Angel. Dapat talaga ibinabahagi natin yan. Pero curious po ako, Ate Michelle. Paano natin maibabahagi yung grace na natanggap natin mula sa Panginoon? Good question, Rich. We can let them experience the grace that we have received from God by showing and doing good works for them. So, Ate Michelle, sa simpleng pagpapahiram ko ng pencil sa classmate ko, mapapakita ko ang kabutihan ng Panginoon sa atin? Tama! We can let them see and experience the grace of God through us. Pag-uusapan natin yan maya-maya lang. Excited na ba kayo mga kiddos? Opo! Simulan na natin! Dahil super excited na po talaga ako! Hello kiddos! I'm Faithy Morada! I-ready po natin ang ears at hearts natin sa mga maririnig natin ngayon. Ako po si Zel Angel M. Faltado. Let's be a channel of God's grace to everyone. Ako naman po si Rich Gabriel. Tara! Ako naman si TJ Tagorda. And of course, ang inyong pretty ate on the air, Ate Michelle Tolentino. Welcome dito sa Okido, the 414 Kids Show! Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, Pamilya Muna Pilipinas Amazing Grace Booklet, at World Vision. Mapapakinggan niyo po kami sa 702 TCAS AM Band at pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido the 414 Kids Show Facebook page. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tune in na sa Okido! Share nyo na rin, kiddos, ang good news na ito sa inyong mga kaibigan. Ayan, i-review po natin ang memory verse natin for this month. Sabayan nyo kami, kiddos, ha? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For by grace, you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ulitin natin, sabay-sabay tayo. Ephesians 2 verses 8 to 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen! Simulan na po natin ang tawanan at kwentuhan dito sa Okido, the 414 Kids Show! Panginoon natin sa mga trivia at tawanan, kami ay samahan.
kayamanan, biruan, joke-joke lang, just kidding! Anong baboy ang magaling magkarate? Ano? Eddie, pork chop! Just kidding! Saan iniiwan ng mga aso ang mga kotse nila? Saan? Eddie, sa parking lot! Just kidding! DJ, may joke ako about sa airport. Ano? Kaso, naiya ako eh. Just kidding! Anong pool ang pwedeng tulugan? Ano po? Eddie, folding bed. Just kidding! Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata. Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ang question natin for today ay, paano mo karaniwang ipinapakita ang iyong kabutihan sa ibang tao? Pwede niyong i-post ang inyong mga sagot sa comment section ng Okido the 414 Kid Show Facebook page. Let us share the good news to other children about God's love for them. Dapat marinig ng lahat ng mga bata ang tungkol sa gospel na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin o bayaran ang ating mga kasalanan. Tinubos niya tayo through His sacrifice. Ang kailangan lang nating gawin ay tanggapin si Jesus sa ating puso bilang personal Lord and Savior. Amen to that, Ate Michelle! Kaagapay ng Okido the 414 Kid Show sa pagpapalaganap ng gospel o mabuting balita, ang Pamilya Muna Pilipinas, isang non-profit organization na naglalayo na maturuan at magabayan ang mga pamilya ng biblical perspective tungkol sa marriage, family, at tamang pagpapalaki ng mga anak. Ang pagmamahalan ng pamilya, ang pagsunod ng mga bata sa mga magulang, mula sa mga nagiging example ni Jesus noong siya ay nandito pa sa lupa, ay ilan sa mga tinuturo ng Pamilya Muna Pilipinas through the Amazing Grace booklet. Napakagandang materials niyan para sa mga churches, Sunday school teachers, at sa lahat na naghahanap ng topic para madiscuss sa mga fellowship ng magulang at mga bata ang tungkol sa biblical principles about family. At ito pa, ang Amazing Grace booklet ay pwedeng i-download for free sa www.pamilyamunapilipinas.org/resources. Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time! Hi kiddos and not so kiddo listeners! Ready na ba kayo for another Trivia Time? Kanina pa ako ready for our Trivia Time! Marami pa rin kasi akong gustong malaman about God's grace! Sakto! Speaking of God's grace, ang trivia natin for today ay tungkol sa isang napakayamang tao na nabuhay noong 18th century na hindi nagdalawang isip na tumulong sa napakaraming tao, kaya naman ang biyaya ng Panginoon sa kanya ay nag-uumapaw. Wow! Kahit ako, Ate Michelle, kung bibigyan ako ng napakaraming kayamanan, tiyak hindi ako magdalawang isip na tumulong. Correct ka dyan, TJ. Ako rin. Pero hindi ako tutulong dahil aasa akong ibabalik ng Panginoon lahat ng tinulong ko. Tutulong ako dahil ito ang kagustuhan niya at mas maiaangat ko ang pangalan ng Panginoon sa pagtulong at paggawa ng mabuti sa kapwa ko. Pero Ate Michelle, sino ba tong mayamang tao na tinutukoy mo? Siya si John Rockefeller. Tumpak! Si John Rockefeller ay isang businessman noong 1800s. Siya ang may-ari ng mga higanting oil companies noong kapanahunan niya. Ang kanyang net worth ay katumbas ng 3% ng total GDP ng Amerika. Siya rin ang kauna-unahang billionaire sa buong mundo. Wow! Billion po, Ate Michelle, hindi million? Tama ang narinig nyo, kiddos. Billion.
Pero kahit na ganun na lang ang yaman niya, hindi siya nakalimot sa Panginoon at sa ibang tao. He showed God's grace and goodness to other people. Marami siyang pinatayong mga paaralan at ospital at madami din siyang sinuportahang mga charities. Kaya naman, siya ang kinonsider ng marami na humanity's most accomplished philanthropist. Buti hindi siya nang hinayang sa mga pinamigay niyang pera. Tama ka dyan, Rich. Para kay John Rockefeller, ang pera ay isang instrumento lamang para ipakilala sa iba si Jesus Christ. Sabi niya, "There is nothing in this world that can compare with a Christian fellowship. Nothing that can satisfy but Christ." Amen! Tumutulong siya para ipakita ang mayamang biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Exactly, Faith! Ganun din dapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Tumulong at ibahagi natin ang biyaya ng Panginoon nang gayon ay makilala ng mga tao si Jesus Christ. Pwede po ba akong tumulong kahit hindi ako kasing yaman ni Rockefeller? Oo naman, TJ. Hindi basehan kung gaano kaliit o kalaki ang resources na meron ka. Ang mahalaga ay ang willingness mo na maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Grabe, Ate Michelle. Sobrang nakaka-inspire si Rockefeller. Paglaki ko, gusto ko pong maging katulad niya. Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid. Nanay, nanay, nasaan po kayo? Kuya Carlito, nasaan na kaya si nanay? Shhh! Huwag kang maingay at may kausap si nanay. Pasensya ka na, Mare, kung mangungutang na naman ako sa'yo. Kailangan ko lang talaga ang pera. Wala pa kasing trabaho ang pare mo. Okay lang, Mare. Sige, tanggapin mo na ito para may maipambili ka ng pagkain ninyong magpamilya. Parang noong isang linggo ay nangutang na siya. Parang hindi naman yata nagbabayad kay nanay si Aling Gina. Oo nga. Tapos, si nanay ang magtitipid para mapagkasya ang gastusin natin dito sa bahay. Ang bait talaga ni nanay. Oo nga. Baka lumampas na si nanay sa langit sa kanyang kabaitan. Oh, mga anak, sinong sinisilip niyo dyan? Ay! Nanay ko, nandyan na pala kayo. Nanay, nagulat naman ako sa inyo. Oo nga po, nakakagulat kayo. Sino bang sinisilip niyo at para kayong mga investigador na nagmamanman dyan sa likod ng pintuan? Kayo po ang sinisilip namin. Nakita po namin nakausap ninyo si Aling Gina. At narinig po namin na nangungutang na naman siya sa inyo. Hindi po ba't nung isang linggo lang ay nangutang na siya sa inyo? Baka maubos na po ang pera ninyo sa kapapautang. Oo nga po. Tapos kayo naman ang nahihirapan sa pagbabudget. Aba, at nakikinig pa talaga kayo sa usapan namin ni Maring Gina, ha? Eh, hindi po namin sinasadya na makinig. Hinahanap po namin kasi kayo tapos nakita namin na kausap ninyo si Aling Gina. Eh kasi nangangailangan ng pambili ng pagkain ng kumari kong yon. Hindi ba't inaanak ko si Roda, yung isa sa mga anak niya? Ayoko naman na magutom si Roda. Naawa naman ako na wala silang makain. Samantalang tayo ay mayroon pa namang blessings at hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. God is gracious to us. Kaya let's share His blessings, di ba? Baka po mamaya ay talbos ng kamote na naman ang ulam natin. Ikaw talaga, anak. Akala ko ba ay favorite mo na ang mga kamote? Nag-harvest nga ako uli ng kamote sa garden natin at binigyan ko rin si Maring Gina. Tapos binigyan ko rin sila ng sardinas para pangsahog nila sa kamote. Masarap yun, di ba? Ay, opo! Masarap yun! Yun din po ba ang ulam natin, nanay? Hindi, anak. Ang ulam natin ay kamote tops fritters. Si nanay talaga, pinaganda pa ang tawag sa tortang talbos ng kamote. Aba, at least masarap yon kaysa sa madalas nating recipe na sinabawang kamote. Mahal, mga anak,
May good news ako sa inyo. Talagang mahal? Ano ba yung good news na yan? Tinaasan pa ba ang sweldo ninyo, tatay? Wow! Mabibilhan na po ninyo ako ng bagong laruan. Hindi yun ang good news ko. Alam ba ninyo, ang boss ko ay believer na ni Jesus. Sinabi niya sa amin kanina sa office na siya ay totoong Christian na at nagsisimba na siya sa isang Christ-centered church. Talaga? Aba, good news nga yan. Matagal ko na kasing pinagpipray na makakilala siya kay Jesus Christ. At answered prayer na ito. Paano po siya naging believer? Minsan kasi ay nakapag-share na ako ng gospel sa kanya. Akala ko ay wala lang sa kanya yung mga sinabi ko. Yun pala, nagsimula daw siyang nag-isip tungkol dun. Kaya nagsimula rin siyang mag-search sa katotohanan. Nagbasa siya ng Bible. At dito niya nakita ang katotohanan. Hindi pala nasayang ang effort mo na mag-share sa kanya. Oo. Nung una nga, nahihiya pa ako sa kanya. Pero, ilaksan ko ang loob ko. At binigyan ako ni God ng chance na makausap siya. Hindi po ba ang sabi ninyo dati ay mabait ang boss ninyo? Eh di sa heaven rin po siya mapupunta balang araw. Alam mo, Carlito anak, hindi sa mabuting gawa naliligtas ang tao, kundi lamang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng tao kay Jesus. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 1 verses 8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." Ano po ang ibig sabihin niyan, tatay? Ibig sabihin, kahit na marami tayong ginagawang mabuti, kung wala naman si Jesus sa buhay natin, hindi tayo maliligtas at makakapunta sa kingdom ni God. Kailangang magkaroon muna tayo ng faith kay Jesus na siya ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ganoon po ba? Basta, naniniwala po tayo kay Jesus ay maliligtas tayo sa ating kasalanan. Hindi na po pala importante na gumawa ng mabuti. Eh, bakit po si nanay gumagawa pa rin ng mabuti? Eh, ligtas na naman po pala siya. Aba eh, kailangan nating malaman na may continuation ang Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ito ang Ephesians chapter 2 verse 10 na sinasabi, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Eh di kailangan po pala talaga ang mabuting gawa para po tayo ay maligtas. Hindi anak. Our works do not earn our salvation. Pero ang kaligtasan natin ay nagre-resulta ng ating paggawa ng mabuti na inihanda ng Diyos para gawin natin. Ibig sabihin mga anak, God gave us grace. Then we should extend that grace to others. Tama. Paano maniniwala ang ibang mga tao kung walang pagbabago sa buhay ng isang believer ni Christ? Ah, kaya pala po si nanay ay nag-extend ng grace kay Aling Gina. Gumagawa siya ng kabatihan sa kanya para po makilala din ni Aling Gina si Jesus. Ganun nga anak, maging ako ay nag-extend ng grace sa aking boss. Nakita raw niya sa akin na ako ay isang honest at efficient worker niya. Kaya, na-convince din siya na magsaliksik at eventually manampalataya kay Jesus. Paano po kung hindi ako makagawa ng mabuti? Hindi pwede na hindi ka gumawa ng mabuti, anak. Kasi, kapag na kay Lord Jesus ka na, you will desire to do good. Magiging nature mo na ang gumawa ng mabuti kasi binago ka na ni Jesus. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here." Hindi po ba mahirap ang maging mabuti? Mahirap nga anak. Kaya nga nandiyan ang Holy Spirit para tayo tulungan. The Spirit helps us in our weaknesses. Tama si tatay niyo mga anak. Nararanasan ko yan.
Kapag may nangungutang sa akin, sa umpisa ay parang may naglalaban sa puso ko. Ayaw ko na talaga magpautang. Kung minsan ay naiinis ako, ang sinasabi ng utak ko, ano na naman ba yan? May mangungutang na naman. Ayaw ko ngang magpautang, pero kapag nagdasal ako, binabago ng Diyos ang puso ko. Tinuturuan niya akong maging gracious. At pagkatapos, nagkakaroon na ako ng peace sa heart ko, kaya maluwag na sa loob ko ang magpautang. Ang Diyos din naman ang gagabay sa atin kung sino ang pagbibigyan at kung sino ang hindi. Kaya kailangan na mag-pray tayo. Tsaka mag-aral at magbasa rin tayo ng kanyang salita. Kung hindi naman natin kayang magbigay, ang Diyos ang gagawa ng paraan upang matulungan ng ibang tao. Naiintindihan ko na po. Natutunan ko po ngayon na i-extend ang grace ni God sa buhay ko. Kaya kapag may nakita po ako na kailangan ang tulong ko, magpe-pray po ako sa Diyos upang gabayan niya ako sa pagtulong sa iba. At para po hindi ako napipilitan lang na tumulong, kundi po ay may kasiyahan sa paggawa ng mabuti sa ibang tao. Ang gusto kasi ni God, after na maging believer niya tayo, ay maging Christ-like din tayo. Ano ba ang ginawa ni Jesus noong siya ay nandito pa sa mundo? Tinulungan po niya ang maraming mga tao. Pinatawad po niya ang mga masasamang tao na lumapit sa kanya. Nagturo po siya at ang mga may mabibigat na problema ay gumagaan ang mga dinadala nila dahil sa kanyang mga salitang nagbibigay ng lakas na loob at kapayapaan sa puso. At ganoon ang nangyari kay Maring Gina ng tulungan ko. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam, lalo na nang siya ay ipag-pray ko. Hayaan ninyo, nanay, tatay. Sisikapin ko po na mag-extend ng grace sa aking mga classmate at mga kaibigan ko dito sa mga kapitbahay natin. Ako rin po. Kung kaya po si Aling Gina ang tinulungan ninyo, ako naman po ay tutulungan ko si Roda sa kanyang anak. Naku, mabuti naman at naisip nyo yan. Proud talaga ako sa inyo mga anak. Carlito, nandiyan na ba ang nanay maming mo sa loob? Hello po, Aling Gina. Paso po kayo sa loob ng bahay. Oh, Maring Gina, nandiyan ka pala. Halika at pumasok ka dito. Ano ba ang may paglilingkod ko sa'yo? Naku, Maring Maming, magbabayad na ako ng mga utang ko sa'yo. Nakakita na ng trabaho si pare mo, kaya may blessings na kami. Wow, good news nga yan, Mare. Praise God! Oo nga, praise God talaga. At marami salamat ha. Sa oras ng kagipitan namin ay ginamit ka ni Lord para tulungan kami sa pamilya. Blessing ka talaga ni Lord! Of course, bibigyan natin ng isang malupit na greeting ang lahat ng birthday celebrants natin. Happy birthday sa inyong lahat and hopefully, you'll see more of God's grace in your life. Okay kiddos, let me offer a prayer of grace and blessing for you. Our dear Heavenly Father, we are grateful because you are a God of grace and a God of blessing. Thank you, Lord, because the greatest blessing that you have given us is Jesus Christ. And we pray na ang pagmamahal ni Jesucristo sa aming buhay ay mag-overflow din. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang mga nagsiselebrate ng kanilang mga birthday ngayong linggong ito. Lord, we pray for the overflow of your grace and of your blessing in their life. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng natutunan namin ngayong episode na ito. Nawa,
Panginoon ay matuto kami na magbigay rin at mag-extend ng pagmamahal mo sa ibang tao the way that we have received and accepted that from you. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ang magpapalakas sa amin at magbibigay ng inspiration kung paano mo ito gustong ipakita sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya sa amin. Tinataas namin ang lahat ng ito. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Amen! Oh no! Ang bilis naman nun! Hindi ko man lang namalaya na tapos na pala tayo. Ay. Ang saya po kasing kasama ng mga kapwa kiddos na eh. Oo nga, Angel. But don't worry, kasi I'm sure magkikita ulit tayo next week. But of course, gusto nating pasalamatan lahat ng mga tumulong sa atin to make this episode possible. Thank you po ng marami kay Tita Marvelous Maloy Salumbides, Tita Favorite Ganda, Dashing Kuya Puyaters Edward Baloha, Ate Cute Hannah Rachel Malazarte, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you din kay Kuya Abel Capco at Kuya Brian Concalacion. And of course, sa World Vision para sa ating script at kwento kid. Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 TCAS Radio TV, Pamilya Mo ng Pilipinas Amazing Grace Booklet, at ng World Vision. Higit sa lahat, maraming salamat sa inyo, kiddos, sa pagsama sa amin tuwing Sabado. Once again, I'm Faithy Morada. Ako naman po si TJ Tagorda. Rich Gabriel po. And of course, your pretty ate on the air, your ate Michelle Tolentino, wala nga absent next week, ha? Dito lang yan sa Okidog, the 414 Kids Show. Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na Okido 414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.